Okay guys, ayan na, nagsisimula na yung pagbubuhos ng River Slope Protection. Andito tayo ngayon sa Pampanga, sa may Makabibi. Ayan yung Pampanga River. Ito yung ginagawa namin ng project. Project na ito ay flood control. Gumagawa kami ng river slope protection. Itong river slope protection, kaya ito ginawa dahil itong mga tispan. Yung mga tispan na yan, pagka tagulan, bumabaha. Nadadamage itong gilid ng ilog, kaya pumapasok yan, bumabaha, umapaw, kaya nasisira yung nila ispan. Kaya ginawa itong project na ito, pinunduhan talaga ito ng gobyerno para matulungan itong mga fish farmer. Itong river slope protection na ito ay mayroon itong sheet pile na kabaon dyan, yung konkrito na yan. Yung konkrito na yan, ibabaw ng sheet pile yan. Yan yung pile cap. 50 cm by 50 cm kwadrado ang size yan. Yan yung pinaka pundasyon ng slope protection na ito. Ayan, may mga bakal tayo ng mga 12 mm. Ang spacing nito 25 centimeter both side. Ito naman yung tispan gate. Dito pumapasok yung tubig papunta doon sa mga tispan. At kung mag-harvest naman yung mga mayari ng pispan, dito rin nila pinapalabas yung tubig para mawala yung tubig at maka-harvest sila. Ayan sa kabila, kumpleto na yung dyan, river slope protection. Ayan kumpleto. Itong dito, ongoing pa itong dito. Ayan yan hinuhukay yung yan yung katupol. Sa ibabaw, ito katupol. Ito naman yung pagbabats ng konkrito. Mano-mano lang. Wala tayong batching plant. Kasi ang batching plant natin, andun sa San Isidro, inalin, wala tayong kalsada, walang madaanan. Kaya, sinasakay nilang sa barge itong dito, aggregates at saka siminto. Ayan, tubig. Sa drum, binubuhat ng bakho, ilalagay sa mixer. Yung drum naman, yung tubig, nanggaling naman doon sa compound. May bumba kami doon, electric pump. Doon nilalagay sa drum yung tubig na kinakarga naman ng bangka, pambot, pinadala dito. Ayan yung drum, binubuhat ang bako, ilalagay na sa mixer. Dalawang tao doon sa ibabaw. Ayan, nalagay yung tubig.
total ay 4 cubic itong binabats. Hindi tayo pwedeng magbats ng mas marami pa sa 4 cubic. Magawa na itong ano, kalsada natin. Kasi imbangtag lang ito. Medyo hindi pa masyado matibay. Ganyan yung paglalagay ng tubig. Ang kasunod naman yan, matapos yung tubig, aggregates na naman yung mga ayan o naka-tanner bag, mga aggregates. Dito naman yung simento, ayan, naka-tanner bag din. Ito yung pinaka temporary dike. Harang ito dito para pwede tayong magtrabaho dito. Hindi pasukin ng tubig. Papasukin man iwan din, di water din ang bakho. Bali kaperdam ito, kaperdam. Lupa lang. Ito nanggaling lang ito sa ilog. Sa ilog lang ito kinukuha mga lupa na to. Ito yung binuhusan nung isang araw. Bago lang itong binuhusan. Ayan yung sa kabila o. Yung natapos na slope protection. Ayan, ito na yung mga natapos ng mga nakaraang araw. Ayan sa kabila. Ito yung right bank, doon sa kabila ang left bank. Yun. Mahaba na rin. Mahaba nang nagawa. Ayan yung piso namin, naka-standby lang, nag-waiting. Waiting lang siya, standby. Ayan bahay ng ano dito, tagabantay ng Pispan. Medyo mababang tubig ng low tide ngayon, no? Dumitaw yung lupa. Wala, di pa ito tapos. Final pa ito. Tanggalin pa ito. Mag-ano pa ito. Final dredging pa. Before handover of the project, final dredging. Ayan. Ayan. Ayan na. Naglalagay na ng aggregates at saka simento. Siminto yan guys, yung nilalagay.
tao naman sa baba, tagaligpit ng thunder bag. Ayan, bubuhatin na naman yung isa. Buksan yung butas sa puwitan niya. Para makadaan yung simento. Para makalabas. Basta. Ayan yung bangka na naghahakot ng tubig, nilalagay sa drum. Ayan, tuloy-tuloy lang yung buhos natin, guys. Ginagamitan natin ito ng rake sa kapala. Ayan, may vibrator para pangsiksik sa halo sa simento. Ayan. Para walang ampaw, walang honeycomb. Kapal pala natin to, guys. Thickness na natin 20 cm. Itong lapad sa babaw, pinaka top slab, 1 meter ang lapad. Ito namang slope 1.80. Itong lalim ng katupol nasa 45 cm. Yung pinubuhusan natin ngayon 32 meters lang to, apat na trip, apat na trip lang ito. Sa pangatlo, pangapat,
na trip, doon tayo mag-a-adjust ng volume, magdadagdag tayo ng volume. Pero yung una at saka pangalawa, tag 4 cubic lang yun. Tapos dito tayo mag-adjust sa pangatlo at saka pangapat na trip. Ayan yung bangga natin na nag-aakot ng tubig. Ayan. Doon yan sa motor pool namin banda. May motor pool kami sa unahan. Andoon yung ano namin, deep well. Itong tubig sa ilog, dito pwede maalat to. Kasi doon sa unahan, dagat na yan. Gunting yung batching. Tuloy lang ang pagbabats ng konkreto natin. Pangatlong trip na to. Bali, nasa kalahati na tayo, nangangalahati na. Long trip na ito, may isa pa para matapos itong buhos. Tapos na tayo guys. Ayan,
konting-konting na lang ang kulang. Matatapos na. Ayan na, nakompleto na talaga. Natapos na rin. Finishing na lang. Ayan, konti na lang. Malapit na talaga matapos. Tapos na ang buhos natin. Okay guys, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na episode ulit tayo, magkikita tayo muli. Okay, bye-bye.